apat na kalagayan ng tao sa daigdig, mga kapatid. Taong mayaman at merong kaalaman sa kanyang pananampalataya. Pinagkaloban siya ng yaman. At the same time, may kaalaman pa siya sa kanyang pananampalataya. At ito ang pinakamainam na tao. Bakit kanyo? Dahil sa kanyang kaalaman, alam niya kung paano lustayin, gamitin ang kanyang yaman. Alam niya kung anong karapatan ng kanyang tagapaglikha, paano niya magagamit ang kanyang yaman sa kabutihan dahil sa kanyang kaalaman. Andun yung ang kanyang pagkaroon ng takot sa kanyang tagapaglikha at yung ugnayang kamag-anakan, yun ang una niyang tutulungan. Ang mga kamag-anak niyang naghihikahos, mga naghihirap. Yun ang unang kalagayan ng pinakamainam na tao sa daigdig. Ang pangalawa, siya yung taong may kaalaman, kaya lang hindi na pagkalooban ng yaman. So marami tayong mga kilala, mga ulama, mga sabihin natin mga mangangaral, mga duat, masigasig, may kaalaman sa pananampalataya, alam niya ang takot niya sa kanyang tagapaglikha, gusto man niyang tumulong, magbigay, pero wala siyang kakayanan. Subalit, dahil sa kanyang sadik o niya, tapat na intensyon o hangarin, na gusto niya rin gawin yon, yung ginagawa ng isang mayaman na yon, dahil sa kanyang tapat at wagas na hangarin, wallahi, katulad rin sila ng gantimpalang. Nang taong mayaman na nagkaroon na o pinagkalooban ng kayamanan. Ating mga taga-subaybay sa Facebook. Mashallah, kayo ay nakasubaybay sa aming programa. Ito yung BFF in Deen, Al-Akhil of Deen, na kung saan pinag-usapan natin ang ating kung saan ang ating mga mangangaral at mga tagapagturo ng Islam, ang kanilang boses ang ating pinapakinggan, na kung saan I'm very sure ay magkakaroon tayo ng inspiration sa lahat ng mga nag-aaral sa Islamic Center at the same time sa lahat ng mga mangangaral, sapagkat Ustadh Abu Hudaifa, correct me if I'm wrong, no? Karamihan sa ating mga estudyante, mga mag-aaral ng bawat Islamic Center ay sila, ay bawat kanya-kanyang mga mag-aaral ay meron silang mga, sabihin natin, kanya-kanyang mga paboritong ustad. Hindi naman paborito, kundi ina-idolize nila the way magsalita, the way mangaral or magturo. So ito yung mga mag-aaral ng Islamic Center na makikita natin sila, either mga born Muslim o kaya mga nagabayan sa Islam ng mga balik Islam, na kung saan sila yung mga masisigasig na mga estudyante natin, na kung saan sumusunod sa yapak ng kanilang mga ustad ng mga nagpapalaganap na Islam. So sa ganitong paraan, Ustadh Abu Hudaifa, ano yung magandang payo mo para ma-inspire natin sila, sapagkat pinag-usapan natin sa ating programa kung paano magkaroon ng inspirasyon ang bawat isang mga manunood, particularly yung mga gustong maging tagapagpalaganap ng Islam in the future. Ano yung magandang maibibigay natin payo sa kanila, Ustadh Abu Hudaifa? Okay, unang-una, wala tayong pwedeng pagkunan ang tinatawag na iiduluhin o hahangaan, lalo na sa larangan ng Islam o sa pag-aaral, maging sa pangangaral ng Islam, walang iba kundi ang mahal na propeta, sumakinawa ang kapayapaan. Yun ang pinaka-pattern natin, no? So, gawin natin sa ating sarili na nagdadawa ako hindi para magpasikat o makilala. O mag-aaral ako sa Islam para makapagdawa at ako'y maging isang tanyag. No? Hindi. Una, ituon mo sa iyong sarili na itong panawagan na ginagawa mo, ito ay isa sa pinaka mainam, pinaka mabuting gawain, na ito'y ikakalapit natin kay Allah, at the same time, itong magawain itong dawa na to, ito'y isang karangalan
binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَأَى إِلَى اللَّهِ وَعَمَلُ الصَّالِحَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sabi rin sa pakahulugan, wala nang hihigit pa sa anumang mainam na pananalita o panawagan maliban na ang panawagan na ito'y ikaw ay naghihikayat, nagaanyaya tungo kay Allah. At siyempre, huwag mo rin kakaligtaan ang gumawa ng kabutihan. Masya Allah. No? Amal salih. So, bilang isang nagsisimula sa da'wa, no? Ito rin minsan, ito ay madalas kong pinapaalala unang-una sa aking sarili, ay huwag natin rin kaligtaan ang tayo'y magpaalala o magturo na nakakalimutan natin ang ating mga sarili. At amurunan nas bil birri wa taqwa, no? At amurunan nas bil bir. Kayo'y nag-uutos sa mga tao ng kabutihan. Watansaw na ang fusakum. At kinakalimutan naman nyo ang inyong sarili. Wa antum tatlun al kitab. Afala taqilun. Na kayo'y nagbabasa ng aklat. Ito ba ay hindi nyo naiisip? So ito'y isang lagi nating gawing panuntunan na kung ano ang kaya mong banggitin o ituro o ipahayag sa tao, mas mainam na-apply mo rin sa iyong sarili. Yun po. Bilang isang Muslim po, bilang isang Muslim, maging bago ka man sa Islam o ngayon ka pala nag-umpisa ng mga ngaral, ilagi nating isaisip ang dalawang katangian ito. Ano tong katangian na to? Na ang ating mga scholar ay lagi rin itong sinasabi, ikaw ay maging salih at maging musleh. Hindi sapat na ikaw ay magpakatuwid lang sa sarili mo. Kinakailangan ay takapagtuwid ka rin sa iba. Saleh, the same time, sarili mo, ayusin mo yung sarili mo, humanap ka ng kaalaman, matuto ka, may apply mo sa sarili mo, at sikapin mo ikaw ay magpakatuwid. Pag ikaw ay matuwid na sa iyong sarili, hindi sapat yung kinakailangan mo rin maging musleh sa iba. Ikaw rin ay maging tagapagtuwid sa mga ibang nakikita mong ligaw o malayo sa Islam. Kaya ang tinatawag na amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ang mag-utos tayo ng kabutihan at magbawal tayo ng kasamaan, sabi ng mga scholar, kung merong ika-anim na haligi ng Islam, ito na yung ilalagay, ang pag-utos ng kabutihan at ang pagbawal ng kasamaan. At pag sinabing pag-utos ng kabutihan, ang pinakamataas na pag-utos ng kabutihan, ang ilayo natin ang tao sa shirk. Ang dalhin mo siya sa tauhid. Yun ang pinakamataas, pinakatagay. Ito yung pinakatugatog ng tinatawag nating sinasabing pag-utos ng kabutihan, ang tao ay madala mo sa tauhid. At pigilan mo sila sa gawaing shirk, sa mga gawaing karat, sa mga bid'ah. Yan ang isa sa mga tinatawag na nating mahalaga bilang kahalagahan bilang isang Muslim na gawin nating inspire sa ating sarili. Ginagawa ko ang da'wa upang makamit ko ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi bilang anumang kapalit o tinatawag na para maging makilala ka. Hindi. Kasi ginagawa mo itong isang bagay na to para makuha mo, ma-please mo si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yung purihin ka ng tao. So, meron mang naninira sa'yo sa pagdadawa mo, meron mang halimbawa natatawa sa mga pagpapaliwanag mo, hayaan mo. Kasi hindi naman sila ang kinukunan mo na matuwa sila sa'yo, hindi. Hinahangad mo na ikaw'y nagdadawa para matugunan o makuha mo yung kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ikaw'y kaawaan niya sa ginagawa mong pangangaral. Kasi pinaparating mo yung salita ng Diyos eh. Pinaparating mo yung aral ng Islam. Hindi naman para sa sarili mo. Kaya nga, alhamdulillah, itong mga bagay ng mga oras natin, kinakailangan natin talagang ipag-ibayo ang ating mga sarili. Maghanda, magkamit tayo ng kaalaman. At the same time, ito rin ay ating ipahagi.